paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay ibinahagi ng mga estudyante, faculty at mga trabahador ng universidad o kolehiyo na ito. Walang patunay kung may katotohanan ba ang mga ito o wala. Kung narinig mo na ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang post sa Facebook kung saan idinetalye ang mga pangyayari. Ilalahad natin ang kwentong ito sa kung paano ito nailatahala sa Facebook page na ito. Naaalala pa ng estudyanteng ito ang kahindik-hindik na pangyayari nang maulinigan niya ang balita tungkol sa isang propesor ng universidad na ito na kinitilang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikawalong palapag ng Education Hall Building at sumakabilang buhay sa edad na 28. Mahilig daw magsulat ng mga maramdamin at malulungkot itong propesor na ito. Kaya masyadong naapektuhan noong maghiwalay sila ng pinaghihinalaan nitong nobyo. Maganda pa naman ito at napakatalino. Sa katunayan, nagtapos ang dalaga mula sa University of the Philippines o UP. Isa raw sa pinakamagagandang propesor ng universidad na ito ang nasabing dalaga. At mahal na mahal ang kanyang propesyon na pagbabahagi ng kaalaman sa mga mag-aaral. Nalaman ng estudyanteng ito ang mga kwento patungkol sa di umano'y pagpaparamdam sa pasilyo ng building. Sa dinami-rami ng kwentong kanyang narinig, isang sitwasyon lang daw ang maghuhudyat na parating na ang propesor na ito at magsisimula ng magpagala-gala sa nasabing building. Mga bandang 9:30 ng gabi nang mahuling lumabas ang estudyanteng ito mula sa kanilang classroom. Dahil sa may tinatapos pa itong mga paperworks na kailangang ipaprint pa sa labas ng eskwelahan bago siya umuwi. Nang matapos, inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda na para lumabas at pumunta sa printing station sa labas. Inakala ng estudyanteng ito na baka marami pang tao dahil karamihan naman ng mga estudyante ay nagkukumahog tapusin lahat ng projects at paperworks dahil matatapos na ang semester na iyon. Pero dun sa nagkamali. Sa di mawaring pagkakataon, tila biglang nag-uwian ang karamihan ng mga estudyante. Ayon sa pagkakabahagi nitong kwentong ito, ang classroom ng estudyanteng ito ay nasa 5th floor. Dumungaw raw ang estudyanteng ito sa labas ng pintuan para tignan kung may tao pa ba. Pero sa gulat niya, wala na. Sa di kalayuan, nakakita siya ng parang anino na pumapasok sa isang classroom. Napanatag ang kanyang kalooban at nakakita pa siya ng estudyante na kasama niya sa building na yon. Nagpatuloy ito sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan hanggang sa
nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa hangin. Lamig na noon lang niya naramdaman. At parang hindi normal sa palagi ang lamig na nararamdaman sa Pilipinas. Nakaramdam ito ng paunti-unting pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib at nagmadali nang ayusin ang kanyang mga gamit. Lumabas ito ng classroom at dali-daling bumaba sa building. Ngunit habang naglalakad ito, parang may naririnig siyang tugtog. Tunog ng isang instrumentong bandurya. Inisip na lang nito na baka mga high school o elementary yun na nag-eensayo. Ngunit wala na siyang makitang ibang tao. Nagpatuloy ito sa paglalakad ngunit napansin itong parang pabalik-balik lang siya kung saan siya nanggaling. Nagsimula ng kabahan ng estudyanteng ito nang biglang tumahimik ang lahat. Sa di kalayuan, nakita niya na yung aninong pumapasok sa isang classroom kanina ay unti-unting lumalabas sa pintuan. Inaninag niya ito at laking gulat niya nang mamukaan ang anino. Ito ay ang dating propesor na may hawak na bandurya tumutugtog habang papalapit sa kanya. Ang kwentong ito ay nagmula sa isang post ni Dazzling Ivan sa Pinoy Exchange kung saan idinetalye ang mga pangyayari. Ilalahad natin ang kwentong ito sa kung paano ito nailathala sa Pinoy Exchange page. Kung hindi pa alam ng karamihan, ang FEU Auditorium ay itinuturing at ikinukumparang kauna-unahang Cultural Center of the Philippines o CCP Theater na kung saan idinaraos ang ilan sa malalaking pagtatanghal noong mga nakaraang panahon. At itong kwentong ito ang magpapadalawang isip sa'yo kung papasok ka ba dito ng mag-isa o hindi na. Nag-e-ensayo raw noon ang FEU Theater Guild o mas kilala sa tawag na FTG para sa nalalapit nilang palabas na problema. Ang lahat raw ay nasa ilalim, nasa basement at kumukuha ng mga gagamitin nilang props o materyales para sa kanilang palabas. Sa mga ganoong oras kapag sila'y nag-e-ensayo, hindi ganon kaliwanag ang auditorium na ito. Ang tanging liwanag lang na makikita mo ay nagmumula sa mga footlights o mga ilaw sa sahig. Ayos lang din naman ang mga ganoong pangitain dahil tuwing hindi pa sila nagsisimulang mag-ensayo, ay nakasara ang malaking kurtina na bumabalot sa entablado. Habang pabalik na ang grupo mula sa basement, sila ay dumaan sa backstage upang makapunta sa nasabing entablado ng auditorium. Ang backstage na ito ay natatakpan din ng malalaking kurtina upang hindi makita ng mga manunood kung anong nangyayari sa likod habang nanunood ng palabas.
Habang pabalik na ang mga ito mula sa basement, may narinig silang parang kumakanta sa gitna ng entablado. Umaalingaw-ngaw ang kanta nito sa buong auditorium na tila kumakanta ng operatic. Hindi nakatiis ang isa sa kanila at sumilip ito ng bahagya sa bintana upang tignan kung sino ang naroon. Sa gulat nito, nakita niya na may isang babae sa gitna ng entablado na nakasuot ng pulang-pulang damit. Dalian niya itong sinabi sa kanyang mga kasama at agarang nagtayuan ang kanilang mga balahibo sa nabatid na balita. Maging ang kanilang artistic advisor ay nakaramdam din ng takot. Sa mga oras na yun, para hindi matakot ang lahat, sabay-sabay nilang binuksan ang kurtina ng backstage at laking gulat nila nang napakaraming tao na ang nakaupo sa audience area. Ang ilan ay mga nakaputi. Ang iba naman ay mga nakaitim. Hiwa-hiwalay ng posisyon. May mga tao din sa taas na nakaputi at nakaitim din. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at nagtakbuhan na lang palabas ng auditorium. Simula noon, sa tuwing mag-e-ensayo ang grupo, ay pinapabuksan na nila ang lahat ng ilaw sa FEU Auditorium. Maraming salamat sa pakikinig sa mga kwento ngayong araw na ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Habang nandyan ka, mag-comment, i-like, at i-share mo na din ang ating video para lumaki ang ating pamilya dito sa Screen PH. Kung nais mo namang magbahagi ng iyong kwento, maaari mo akong i-message sa ating Facebook group or sa ating email address na screenphofficial@gmail.com. Yun lamang. Magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.